Ani, na mga po front line ba? Pero tira natin. Oh. Tsaka ano naman 'to, eh? Sila naman din 'yung maglalaro diyan, mga idol. Huwag na tayo ma-stress, bakit ganto, bakit ganyan. Palaro na lang natin sa kanila and hayaan na natin. Pero mahirapan sa dito si K1. Malakas 'yan kahit papaano itong Omni Knight at Disruptor. Lalo na PL lang siya, napakahina niyan. Sa bagay, sa lane. No? Leaning talaga problema ng PL. Eh alam naman natin si K1, but sa mga ganyang hero eh. Mag-level 6 lang yan pataas, talagang magugubat na yan pag alam niyang buling-buli na siya. Ayun na. Pinusuan. Si Karim Bigat. Karim Bigat. So cool. So cool pala yun. So cool, pare. Baka nagsasearch na yan. Gumugugle na yan. Gumugugle translate. Hirap ang sniper neto, boss. Oo, talaga, boss. Maabot din naman siya eh. Ang daming PL yung... Timber, Snowball. Yung Pango. Pango, no? Ang galing lapitan, no? Hindi, ikaw ba naman mag-second pick ka ng sniper? Hindi ba makontra yan? Diba? Sige na lang eh. Pero yun, kung may mga first blood tayo dito. Sabi nila, hindi pwede. So, susubukan nila po first blood. Pero mga idolo, Topson, makakapag-snowball yung target na. And Topson will be dying for the first blood taken by Schofield. Mm-hmm. By the way, the first blood natin sa atin in a 1x bet. Kaso lang, itong bumabody blocks dito ngayon si K1. Sabay gagawin nilang body bag. Itong si 9 class. Then again, KJ mauuna. Mm-hmm. Pero mga idolo, yun nga lang, tuloy pa rin ang laban. Si 9 class, babalagbagin ng ilusyon. Sabay kinuha ni K1, hindi yun nga lang, snowball in. Patay pa dito ngayon si Kuya Whitemon. Then again, pure getting a double kill. Talagang 3-4-3. Yun nga ang ating naging laban. Pure, level 2 agad. Wala pang creeps. Sarap. Grabe nga yun. 3-4-3. Pero mas pabura ko dun sa Tundra. Oo. Diba? Pure kasi yung nakalamang. Pure na normal. So, yung first blood na kuha ng heroic, support kasi yung nakadampot eh. So, parang hindi nag-benefit yung course ng heroic dun. Tsaka may namatay silang core. Diba? Yun na nga. Si Timber Joe. Yun na nga. Dalawang mili laban sa clockwork. Medyo may kahirapan ito, ha? Oo, no? Mm-hmm. So, si Schofield, nala eh. At na-push din kasi sa, no? Snowball yung skill na ito ni Schofield, no? Para mabuhay lang. Mm-hmm. Binibake niya na talaga yung sarili niya kanina, di ba? Oo. Para mapag-snowball nga. Biglang so, snowball yung apat. Ang lakas ng damage, you know? Namatay agad. Sama-sama lahat eh. Apat na hero, na tatlong hero na sama niya. Ang lakas ng damage ng snowball nun. Bigat eh. Mm-hmm. Pero si Whiteman, alam niyang snowball ang inuna, kaya sinusubukan niyang bulihin din. Diba? Oo naman talaga. Alam mo, mahina pa yan ng level 1 pag yun yung skill mo eh. Oo. Normal lang talaga mababato mo dun eh. Kahit isang instance lang na magkamali ng pwesto, mayayari. Pero ganun din naman si Pure. So, Windrun, just to save himself. Mm-hmm. So, relax lang din naman dito. Itong si Dabay Lama. Pero guys, yung 1x bet ha, alam nyo na, up to 7,800 bonus natin dyan. PM lang sa Kuya Nick's page if you have any questions. And gamitin nyo na code natin na Kuya Nick. All caps dapat. All caps yan, guys. Ayun. Yun na nga. Binasagan ng water rune sa top. Babasagan pa yata sa bottom. Magkukunin na siguro to ni Thompson. Pero hindi. Wala. Talagang ano, sinusulit niya. Ay, sinusundan niya lang yung movement ng ano eh. Oo. Pangolier eh. Huh? Dinay-dinay niya nga lang eh, yung mga rune kanina. Para lang mas madali yung paglapit niya doon sa may lane. Para mas efficient. Hindi niya daw kailangan eh. Pero ito nga, number one sa last hit, itong si Toby na naman. It's a bad sign. Pag maganda laro ni Toby, parang medyo nasa tagilid ng Tundra. Oo nga eh. Oo nga no. Huwag naman sana. Huwag naman. Oo. Hindi pa naman siya brewmaster. Tumalan natin. Mali nyo naman tumalan. Pero ano ah, 3 lanes dito ng core ng Tundra. Number one sa last hit. Yes. So, Lotus, nakuha pa din naman ni Whitemon. Ang kate niyan. Katabi yung puno. Sabay tag team. Pero Whitemon being punished here. Cubs? With the magic stick. Magsusurvive. Okay. Sa baba, mga idolo. Wala din. Parang mahirap magkapatayan dito sa baba, no? Boss Owa. Oo, kaso hindi rin masyado nape-pressure itong PL. Dapat yan, hindi masyado nakakalasit eh. Gaya ng point out mo. Pero sa taas, barag si Whitemon. Barag ka talaga. Strength ka na. Tapos dumikit puno. Sa puno. Level 2 pa yung ano, Whirling Death. Punit. Talaga naman. Ang sakit.
side niyan. Pero mga idolo, Schofield. Sabay lang. Natapa ako nyo. Parang may kilalagyan ka dyan, pare. Side niyan. Pag napo ako si Tropa dito, abutin talaga. Pero again, mga idolo, Timber saw, as we can see. His lane's pretty stable. Sa mid, okay lang din naman si Pangolier. Sabi kong okay na yan eh, for as long as di siya napapatay. Kasi kita naman natin sa matchup eh, sniper yan, di ba? Kahit pa paano, okay na yan para sa ganyan. Kasi mismatch eh. Yan. Ito. Nadelay pa. Napatagal yung ano, para sa battery. Kaso? Teka lang. Tumbahan lang, no? Nung mana si Pure eh, pinasa na tuloy yung healing Lotus. So mga idolo, 4 minutes and 4 kills. For the side of Heroic, 3 naman sa side ng Tundra. Even lang talaga yung nangyayari kahit sa laning natin, mga pare. CM. Rematch nila yan, ha? Rematch ng Pango tsaka ng sniper nila. Ah, yun yan. No? Kasi kanina, game 1, alam ko, nababalagbag din si Thompson eh. Oo, kasi may NP. Di ba? Eh ngayon, wala nang katulong, sabi ni Thompson. Eh, tsaka sinusundan na ni Whiteman yung galaw dito ni Schofield. Ganda. O, oh, ikaw ah. Kulit mo ah. So yung snowball, pilit na lang dito for Whiteman and Schofield will surely die. Palasit. Sa kamay ni Thompson. Okay na yan. So, first attempt ng Heroic failed. Nagka-kill pa dito si Thompson. Hindi kasi goods lang rin naman maiwan itong si Windranger, no? Kapag pwedeng sundan ni Clockwork itong support ng Heroic. Kasi Taskar nga, tsaka kaya pa rin naman ni Pure. Range yun. Oh, tsaka parang kung hindi naman nila ganun kadaling mapapatay si Temper. So, okay lang, i-give up muna yun lane. Pero AJ, holding this 9-class with the Frostbite, Snowball denying that glimpse, and 9-class will fall. Sa kamay na naman ni Scorpion. XD! Ayan na naman! Uy! Inisira yung ano niya. Inumpisahan mo ah. Inumpisahan mo yan, pare. Tinatanggalan niya ng laro, pare. Yan sinasabi ko. Magkaangitian na naman yan. Mamaya sa sad face na. Oo, oh, sad face na yung mamaya si Dabay. Ay, maganda. Gusto ko may ano rin pala. Mainit pala itong dalawang team na to. Ha? May swag, no? Siguro lahat tina-trash talk na itong Heroic. Walang po kayo, no? Pero sino ba nauna? Hindi ko maalala eh. Si ano? Si... 9 class? Si Poroy. Ah, si Poroy? Oo. Oh, yung ano, yung pause. Isa pa yun eh. Yung ano, diba? Tapos umi-smiley. Umi-smiley si 9 class pala. Oo, oh, kanina. Oh, nice dodge. Snowball dodges, gumagana. Cogs, nakulong lang yung isa. Pero mga idolo, Whitemon is getting low but he's not dying just yet. Schofield naman ang magiging target ni Toby. Pero Whitemon, makakasalubong si Analog and that's gonna be his deathbed. Disruptor's about to go down. Mapapatay pa siya ni K1. So that's two dead sa side ng Tundra. Toby? May... Grabe si Schofield. Kapati pa na sila. Makuha pa yata yung wisdom ah. Smiley sabay? Huh? Question mark. Oh, combo. Grabe. Tinomboan. Oh, mainit yung dalawang team natin, ha? Mainit, bossing. Bawat pa tayo, may trash talk. And yung maganda. May swag. Swagin eh. Okay to, ah. Kasi akala ko, mapapanood ko lang to pag ganyan si ATF. Oh, si Malrin. Yeah. Wala. Dito pa natin nakuha sa dito Heroic. Si ano, mga Toronto, Tokyo. Oo, no? Hindi dun sa mga typical eh. Wala. May gustong ano, mag-trending. Eh, pag natalo naman ng Heroic ang Tundra dito, statement din naman. Yun. Diba? Yung talo sana eh, mentalidad eh. Pinadaan nila sana eh, no? Mental eh. Eh, Dota rin naman kasi isa mental game. Talagin na nga. Pag nasira yung ulo mo dyan, sira yung ulo mo. Sira yung ulo mo? Wala ka lang magagawa dyan, par. Kumatos na yung laro mo dyan. Laro mo yung sinira mo din talaga. Bawal mainis. Pero ay, mga par, Thompson, inumpisahan. Nandun na nga mga kaibigan na kulong sa shard. Pero Thompson pumalag. Schofield, masyado na siya matapang. Oh, nice glimpse din dito sa Timbers. So. Yun din, ano? Solid na solid from White Moon. Grabe nga si Thompson. Nakita niya kasi sumablay yung swashbuckle eh. Auto-tip talaga siya eh. Alam niya hindi siya mamamatay. Kasi yun na yun eh. Pagka tumama, may chance ah. Pero pag hindi. Pero si Thompson hindi naman yung tatrasok ng old chat eh, no? Oo. Talagang tip lang eh, no? Tip lang yan.
Uy, teka lang. Okay, ha? Yata. Si Dabay? Dabay. Up. Up. Waiting. Wala. Si Dabay kasi, gumaganti lang kanina. So sabi ni Pierre, okay lang yan. Goods lang yan. Kaso, mga idolo. Binigay na naman sniper ni Topia, sabi ni Paxio. Kaso hindi kasi talaga problema yan kanina nung game 1 eh. Kumbaga, nasa solusyonan siya. Diba? Pero kasi may NP kanina, ewan ko ngayon. Basta kailangan gawin na dito ng Tundra is medyo tapusin nila agad. Kasi pag dumating talaga sa late game to, TL pa din. Wala talaga silang pandil dito sa PL na to. Kung tutuusin, di ba? Ang hirap na yung laban ng PL na yan. Pero uy, tigulong. Kapatid niyan, par. Patay naman dito ngayon itong si tropang KJ. Ang kaso, si Ninecrest na patay together with Pure. Mm-hmm. That's the carry and it's a double for Dabay Lama. White mo naman. Uy, this your call. Uy! Pare, mainit si KJ. Pare, si KJ, ha? KJ is hot. KJ boy. KJ boy. Ha? Lala yan. KJ boy. Baka isipin niyo si Ate KJ. Kala niyo si Ate KJ yan. Ay, this your call. Ay, grabe mo. Nag-iinit na ulo ni... Pare, ha? Nine class dyan, ha? Tinitilt si nine class, pare. Pare. Tilt. Sa bagay, kung call nga naman ni nine class yun, ang pangit kasi, di ba? Nadali sila. Na. Oh, ito. Dabay lama, ha? Pag dapatay ito, par. Wala na. Sure kill na yan. Sure kill. Wala, hindi nila papatulan. Ramdam ko. Hindi pa yung timing na ano ng trash talk. Pero ipon na yan. Pag nanalo sa team fight ang Tundra at na team wipe. Oo, talaga naman. Yari kayo dyan kay 9 class tsaka kay Puroy. Nakakaramdam ako ng post. Si White Moon talagang kakantahan kayo yan. Mapapa-ignition yan. Yan nga eh. Pero ewan ko kung si White Moon na-trash talk dito. Na-trash talk yan. Kilala ko yan. Gigil na din. Hindi pwede hindi nadarag yung kampi ko. Ano yun? Walang bawi. Sabagay. Ganti lang. Pinoy na Pinoy eh, no? Tarap naman eh itong node na to. Medyo ano, spicy. Nga eh, no? Si K1 wala yan eh. Walang ano yan. Walang emotion yung hype na yun eh. Robot yun, magpa-farm lang yun. Bahala kayo dyan. Basta ako, ang kalabang ko, farm. Crips lang mahal yan. Ayan na. Ayang isa. Ayan na nga, unti-unti na. Crucial lang ating 10 kills, guys. O yung ano? First 10 kills. First 10 kills, guys, sa mga nakataya dyan. Kapit kamay na kayo dyan. Ito ang match na kahit matalo, masasabi na sulit ang pusta dahil sa trastukan. Yan na nga. Pero sana mag-over. Rolling Thunder. Eh, teka lang. Ganda niyan. Patay yata si Topson, mga idolo. Nasa gasaan pa ng isa. Sabay inisahan pa. Ayun nga lang, Dabay Lama nakakuha. Gusto nila si Whiteman mo sa slow nun shakrap. Nasa gasaan ni Dabay. Pero mga idolo, that's gonna be Whiteman dying in the hands of Analog and 9 class. Inahabol pa nung isa. Sure? TP out? Kinaway-kawayan po. Kinawayan pa. Okay na. Pero nga, 2-4 natin nga para sa side ng Heroic. Pero hindi lang basta-basta ito yun, Boss Owa. Si Sniper yun. Na nga. Big kill yun kahit pa paano. Number 2 sa network. So, bagay. Pamunta lang ito naman si Omnity. Tahimik naman. Ba't lagi na lang ganito yung network niyan? Ako yung nagtataka. But, ang network niya mas mababa pa sa PL. Oop. Ganda nun! Nakansan yung TP niya. Pero for Dabay Lama, sobrang ano niya din kasi dun eh. Nag-ano siya? Timber Chain TP. Patay muna ata si Scofield. Scofield? At least siya yung namatay. Mano. Si madidelay na naman ang kanyang pag-level 6 in 30 minute mark. Parang ang off na. Level 5 pa rin. Ano ba naman yan? Ano ba yun? Medyo kalungkutan nga yan sa side nito ni Scofield. Oo. Si Scofield yun. Scofield yun. Inaanoan kasi ni T-Bug eh. Inileach ng XP. Wala eh. Tagay mo muna siya na dyan. Fibonacci. Scofield kasi. Inaanoan ng airplane. Nakaano kasi. Pinapawak sa bulsa. Pero mga pare, alam nyo na ha, first 10 kills, Heroic ang nakakuha. Oo. Pre-farm PL, hirap na sila, sabi ni Melda. Produce. Aray ko oy, po. Ganda. Ay, gandong setup. Wala nagawa si Analog, par.
Di na kailangan ng kinetic field. Alay ko, patay pa. Glimps? Pinupumps. Patay pa dito si Schofield. Ang dami nilang long range na skill. Hop. Snowball. The dodge. Bang! Bang! Padinay. Ay, sinapak niya eh. Paano matitinay? Paano matitinay yun? Sinapak mo? Ang tagal mo. Tagal mo naman ako na lang. Napanyaw na rin siya. Tagal mo ako suntukin eh. Ako na lang. Pumera na lang. Ang damay na lang ng ano, si Billion eh. Damay ka na. Hindi, sa makuha ka pa. Pero na nga pa, isa-isa na naman. Ang nangyayari sa Heroic? Hindi na, nauna kasi itong si Pangulier eh, with the hookshot, tapos static storm. Hindi na kailangan ng kinetic field dahil wala nga siya. Mm. Yung Kag na lang ang ginawa niya kinetic field. Yung combo nga nila, no? Ganda nga nun. Ay, kita ko na. Ginagawa rin ni Skim yan eh. Walang kinetic field. Yun. Sa ano? Sa disruptor. Para max out yung glimpse tsaka yung thunder strike, no? Kati nga ako, sakali. Last talaga ng damage output. Uy, sniper ba yun nakikita ko? Sniper nga yung sniper, nakikita ko, nakita nila. Patay si Schofield, pero sniper ang kapalit. Ayun na nga. Ang gandang smoke play nun for Heroic, ha? Pero, mga par. Spotted kasi nila dito sa river world nila, eh. Mm-hmm. Pero ito, samantalang, ang nananahimik nating robot. Ayun na, walang pakialam. Aganims na. Aganims na, no? Oo. Oh. Hindi, ganda nga ng ginawa niya, boss Owa. Alam niyang hindi pa siya sasama sa laban, robot siya eh. Mm. Ba't siya magdi-diffusal? Oo, oh, tama lang yan talaga, pang aganims talaga yan. Oo. Oh. Tsaka naka-level 1 doppelganger lang siya eh. Yun na nga. Talagang pause lang siya sa farming. Laking tulong din yan. Kahit pa paano, magaling rin kahit pa paano itong apat niyang kampe na mag-buy time para sa kanya. Yun na nga. Hindi naman sila masyadong dominated. Mm. So goods lang yan para sa akin, nangyayari dito sa Heroic. Nakakaano pa din, no? Nakaka-scale ba yung PL nila? Mm. Tapos, nakakuha pa sila ng mga important kills. Eh, si Toby nga eh, 16 minutes na sa baba eh. Tinan mo, hindi rin kasali. Ayun nga. Pero, oh. Static Storm, 4v4 lang nun sila dito, patay na naman si Analog. Ba't sumali yun? Ah, sumali na si K1. Teka, tama. Sumali na? Oo. Oh. Jumoin, andyan na din si Toby oh. Pero 4v5 yan ha? Mm. Katin yan. Schofield, snowball na lang para kay Thompson daw. Baso, maaabutan, masastan, makakaisa pa ba sila? Tagal, Schofield na patay final. 3v5 ang kwento. Pero gusto nila dito si Whitemon, kaso ganda, nasustain pa. Yun nga lang si Timber, gusto nga lang umisa. Si Whitemon daw ang kanyang kukunin. Mm-hmm. Shakram taking the kill. Actually, si K1 pa yung nakakuha. Pero shackle shot for Timber. Illusion niya, no? Yung illusion pa yung illusion ni K1 dun. Akala ko kay Timber pa eh. Kulot ako, paano napatay ni K1 yun? May illusion pa wala siya doon, isang piraso. Mm-mm. Pero na nga, man-to-man defense pala to. Tira mo nung pumunta na si K1, sumunod na rin. Ganda, ganda. Sumunod na rin si Toby. At yun na nga, nalipat na sa top lane. Itong PL, mas malaki na yung farming space niya dito. Mag-ancient na siya. Sakto na yan. Transition na eh. Mm. Binitawan niya talaga yung bot. Shift na sila dito ngayon. 13-16 yung score, lamang dito yung Tundra, pero yung gold lead natin, hindi pa ganun kataas mga pare. Oh, 1K lang. Pero dalawang beses ng clash ha, nauunang mamatay si Pango. Pero patay na naman si Schofield, mga idolo. Hop. Okay na. Patay muna siya dyan. Bang. Sino yun? Napakasimple kasi ng pampatay nila eh, no? Oo. Once na nag-hit itong hookshot nga ni Clockwork, talagang may mamamatay. Kakasana agad? Baga assassinate, power shot, rocket, okay diba? Na. Mga ano lang, range kills. Okay, static storm. May shield rune. Glipnir, static storm, kinetic field, pero four stop out. Ayun o, ang layo talaga ng mga skills nila eh, no? Safe na safe. Hindi natin kailangan entry. Yaman si Clockwork, pero may defusal na, boss Owa. Oo. Pwede mag-iba ang kwento kung sakali sumama na naman dito. Ayan, si K1. Ayan, ang power spike ni Bossing. Bossing K1. Tanong, sasama na ba? Tingin ko, pwede naman siya pumulis-pulis nun ko pa paano. O kaya, pwede siya yung mauna sa fight. Puro suntukan, ha? O nga, eh. Kaya nga, may nakita ako naka-over kanina sa kill sa tingin ko, eh. Uy! Aray ko, pinagbabalik ako. Aray! Ang sakit, pero buhay pa si Analog. Swashback! Uy!
Ganda nga nun, mga parikoy. Kaso si Dabay Lama, pinagtripan ng apat. Sabay snowball papunta kay Whiteman. Whiteman di naka-hookshot patakas. K1 nandito na, namumulis. Kaso meron GA na binigay para kay Pure. Iwan ng shard. Topson? KJ na patay. Si Scofield, delikado. Yun nga lang, double kill for 9 class. Topson in danger. He got a double kill. K1? Deleting analog. Pero K1 versus the world ang mangyayari. Ang kaso lang, hindi niya kakayanin. Yun ngang tantra. Teka, asan ang trash talk? Wala. Medyo kulang pa ano eh. Ang aga na matay dito ng team, pero feeling niya makunot siya. Kaso limang hero kasi nandun, di ba? Lima yung kumakat siya sa kanya. Kasi nga, si PL, sa tingin ko, kulang pa siya ng item. Kaya niya dito mamaya eh. Titry niya naman mag-joke, kaso nga lang, malalaman at malalaman na talaga yung totoo kasi may maelstrom nga itong Wind Ranger natin. Yes, yun yung naging sagot nila sa kanya. Mm. Pero again, mga idolo, for PL, wala pa siya dun sa kanyang peak. Wala pa. Sinubukan niya lang sumama kung anong mangyayari and most likely, if a farm niya pa yan, siguro manta muna. Kuha muna tansya siya dito. Lang muna or pwede pa rin pumulis pa rin naman kahit pa paano. Additional lang yun eh. Gold din yun para sa kanya if ever makapatay. Uy, nice roll dodge. Up. Roll up si tropa. So static storm gun, pwede tumesting ang heroic. Kaso, again, wala yung PL nga, bumubelo pa yun ng isa pang item eh. After Manta siguro pwede, no? Manta, oh. So mag-heart. Heart ba? Pwede naman. Oh, heart. Para in and out siya. Pwede na rin siya yung tumangke kahit papano. Kahit PL siya, okay lang naman siya tumangke. Uy! Ayun. Pero si Scofield, ah. The feeding spree. 311. Wala siya magagawa. Gusto nang i-break yung smoke, eh. Pero ang weird lang ng, ano niya, ng paraan. Para ma-break yung smoke, bigla na lang siya nag-dagger in. Dumadagger in. Kasi matapang. Predicted niya, dun yung way, pa-triangle eh. Oo. Ano niya, break ko na nga to. Ayun na, pakamatay na naman siya. Ilan na kaya deaths nun? Parang 10 eh. 11 na, boss. 11 na? Oo, 11 na. Nagkamali pa ako. Ay. Medyo mababa pa yung prediction ko. 11 deaths. The feeding spree. Mm. So, wisdom rune, ano lang, trade lang naman sila. Nakuha ni KJ yun. Napilitan mag-rolling thunder, boss Owa. Mag-ward yata ito. To glimpse. Pero huwag na. Ay, yun, may ward may sila. May ward eh. Ah, so, hindi na. Masyado na malalim din. Out na muna ata. So, relax muna dito ngayon yung Tundra. Siguro, papakuha muna nila item dito si Pure. Together with Sniper. Ang maganda dito kay Pure, boss Owa. Nakaka-free siya nang hindi siya napapansin din. Ano kasi, kahit mag-rolling thunder. Rolling thunder. Rolling Thunder itong pang-goalier natin eh. Yung normal niya lang eh, pinapokus fire niya eh. Ayun na naman po. Napaplatan eh. Si Scofield, ang pambansong ano, sakripisyo, no? Tumakas na kayo. Ako na bahala dito. Tapos na yung si Manasan, tapos tamang alay ka dyan. Ay, tapos na yung alay lakad eh. Ayun ang alay lakad, man. Pero syempre, mga kaibigan, thankful na lang ang heroic at hindi core. Kaso, teka lang, ayun nga. Speaking of core, okay na yan. One by one day full na nga. Yung nila alam ginagawa nila dito. Sinisimulan kasi nito ni Scofield eh. Sumusunod tuloy yung mga kampi niya eh. Ah, ganun ba dapat? Hindi sila makapag-group up eh, no? Ala. Ang hirap nangyari sa kanila. Ito na nga, makukuha pa yung Roshan na itong Tundra. Eh, hindi malabo na makuha nila. May ano pa naman dito, andyan pa si Pure. Topson? Topson, nandun sa may mid eh. Ayun naman, nakawala naman siya. Tsaka, yung huhuling isa, si CM, nasa taas din eh. Ayan nga, medyo magulo yung ginagawa dito ng dalawang support. Parang hindi sila nagkakaintindihan lima, no? Surprisingly. Kasi dapat sila talaga yung magkakasama ngayon para gumawa ng gulo. Mag-award data sa CM dyan sa taas. Nakakamali. Okay, kaso, hindi na siguro. Defensive ward na lang gagawin nila. Kasi kahit papano, kahit meron silang advanced ward man, deep ward, hindi rin nila magagamit. Wala rin. Totoo. Kahit nasabi yung may info, ayun na. Hindi niya naman maalalabanan. Baka nung titignan. Patay na naman. Running for MVP yata itong si Scofield. Alam ko na gusto niya, boss. Tawagin mo si Sucre.
Gusto niya ata triple-double. Ayun, triple-double. Stat father. Gusto ng triple-double dito niya, no? Ay, Scofield. Naman yun, Scofield. Kada buhay, patay. Sobrang impatient naman na nangyayari sa kanya. No? Alam mo. Tamang break-break lang ng mga cover-cover. Gusto niya, nagpapakita siya. Alam mo, maganda doon, Busowa. Ano? Libre TV. Buy and sell. Buy and sell. Benta mo ba yan? Libede. Ano yun? Payaman mindset. Kaya nga eh. Maganda dyan. Masyado low level siya. Sobrang dami nga unnecessary ditch. Yun na nga. Ito? Akala ko si Scofield na naman. Kaso Timber to, mga idolo. Ganun na naman. Patay si Scofield. Makakakuha ng core ang Tundra. And ibig lang sabihin yan, mga idolo. Yun nga pong heroic. Hindi na naman makakalaban for another 1 or 2 minutes. Diba? Maraming pangunat eh. Pwede to, mag-ipunta ng... Kaya na naman siya. Pang-aganims. Yan, no? Huwag na siya mag-yuls. Nonsense rin yan eh. Mag-aganims siya, mag-big item na siya. Pwede yung yuls mamaya. Para sa Wind Waker, oo. Alam ko yung nagiging vision niya dyan. Pero mas kung... maganda yung aganims na lang. Kasi wala silang magawa. Ano yan? Hintayin niyo na lang matalo kayo pa isa-isa kayo. Totoo. Kung aganims, mas meron silang chance. Kasi pa high grounds na yung Tundra eh. Eh, Yules mo, mag-glimpse ka pa rin naman yan eh. Oo, nandun na nga yung bigger picture na mag-Wind Waker ka para sa ultimatong Disruptor. Pero kailan mo pa mabubuo yun? Mahal nun. Next series. Next series. Diba? Karen, bigat ka na yun. Karen, bigat ka talaga. Ay, yan na nga. Unti-unti na nga naubos yung base nila na wala silang ginagawa. Kundi magpapatay lang ito si Taskar. Nasa headline ka na. Eh, again, mga idolo, yung Tundra. Boom. Sir, isipin mo ha, walang papasok sa heroes nila, Boss Owa. Si Clockwork lang. Other than him, sino pa ba? Ayan na, Gleipnir. Sabay, Dale, kay Scofield. Okay, patay na yung isa. Kaso, ito nga po ngayong si K1 nakapagbigay nga ng kanyang... Kapag-out. 9 class dying. Yun ngang chakram inabot dito kay White Moon. Kaso yun nga lang si Pure. Masyado siya malalim dyan. Aabutin ba? Magician. 2 more hits? Uy, gandang glimmer. Cape. That's going to be the save by his teammate. Nicely done. Pero wala rin naman masyado epekto. May Aegis rin naman siya. So, di at least matatanggol yun yung Aegis. Kaso pa wala na din eh. Hindi, pero 2 minutes pa yun kahit pa paano. Tingo, pwede pa nila magamit. Ayun, babalik na lang sila. Reset lang, no? Reset lang. Oh, goods pa rin yun. Good save pa rin yun. Kala ko naman, mga 1 minute. Di ko napansin. Ay, tao din yung 4 minutes pa yung kailangan dito. So again, mga kaibigan, for heroic. Lincolns. Okay na lang na ano nila to? Hindi ko alam. Na-prolong nila. Tamang Lincolns. Pero, pwede na rin. Sabagay. No? Shackle shot. Hindi siya ma-focus fire. Hindi siya ma-shackle shot. Hindi niniiwasan. Hindi mag-glimpse, hindi ma-assassinate. Pero assassinate, parang kaya mo naman yata. Pero gusto niya ano na. Malesen yung okay problema. Okay na, kaysa magkamali pa siya na hindi niya ma-dodge, maunahan siya. Kasi pwede siya mapatay nun. Assassinate to hook. Oh. To static storm. Wala naman silang pang save sa static storm. Sabagay. Pwede pala, snowball. Kaso, kailangan madaanan sa gitna. Tapos lalagpasan niya yung ano, swimming pool. Oh, parang niligtas siya sa ano, ilog. Diligtas sa ilog, no? Sinagip siya. Ayun na possible ng pang-save nila eh. Static storm eh. Kaso, syempre mga kaibigan. Ito nga lang, kailangan mo ng malupitang galaw dyan, Scofield. Si Scofield dyan eh. Ayan, pwede siya mag-BKB na lang para ano talaga. Sana eh, haharap na lang. Diba? Hindi, para panligtas niya talaga si static storm na talaga yan. Sa bagay, no? Eh, ba't nag-sasalob? Yuls ka pa. Ba't nag-BKB ka na lang agad? Kung ganun lang din kung naman ang magiging idea. Kung yun din naman idea mo, manligtas ka. Ang hirap din kasi sabihin na pantanggal sa windrun ng Windranger, gawa nung may BKB na din siya. Hindi na ideal, eh. Diba? So, siguro... Pang ano lang rin mamaya, pang micro, siguro. Check natin. Malay niya naman, gumana, di ba? Kusa ngayon, gumulong. Inintrohan si White Moon. Kaso andyan
si Toby to help Toby. His boy, and that's gonna be Whiteman surviving, though Toby will pay the price na pag snowball in dito ngayon si Schofield, kaso di niya maabutan si Thompson. There's gonna be the dagger into the punch, sabay Yules makakadelay ng pagkamatay. Shard block right there, K1 getting a double. Makikita naman na nila dito itong si Analog 9 class nandun na. Triple kill for K1, TP out for Thompson, right? Kaso inabot ng root and ultra kill for K1. Sabi ko, he is indeed on fire. Grabe, grabe. Ito na, papalapit na nga tayo sa PL na napakahirap labanan, no? Mm-hmm. Nauno kasi si Toby na naman mamatay kasi out of position yung dalawa sila eh. Masyado siyang greedy, mm-hmm. Sinave niya pa si, ano, si Clockwork. Oo, hindi nakasave-save yun eh. Siguro, hindi. Feeling ko hindi nila na-expect na magiging malakihan laban. Bagay. Kaya niya tinesting. Diba? Bagay. Doon lang kasi nagsimula yung fight hanggang sa magkahabulan na dito sa triangle, no? Oo. Tapos yun nga, ito si Thompson naman, hinabol lang siya ni Schofield. Sinacrifice siya naman sa sarili niya kasi sanay na siya mamatay. Yun na nga. Alam mo yung snowball, di ba? Oo. Nag-dagger in pa siya. Ganda. Para lang masapak. Para naman disable. Oo. Kasi may Yules siya. Yun na pala yung Yules. Doon na nag-pay off yung Yules. Sabi ko sa'yo, maganda yung Yules eh. Though patay pa din siya, at least, na-delay niya kahit pa paano. Then, diba? Maganda rin yan, pandelay ng pagkamatay niya. Mm-hmm. So BKB nitong si Taskar na lang ang kanyang iniintay. But nga, kana, lumobo bigla yung network nito ni K1. Ultra kill ba naman pa? Mm-hmm. Diba? Spare sir na lang yan mamaya. Tapos Blood Thorn siguro. Kasi may Windranger eh. Or Nullifier na lang, mas maganda pa. Doon rin naman yan, madi-dispel rin naman eh. Mm-hmm. Para pa sa Guardian Angel. Hindi kasi ng Radiance rin itong si ano, Toby. Si Toby, no? Gaya ang sabi sinasabi ko eh. Kasi yung Radiance, additional talaga yung pandarag sa ano, PL eh. Hmm. Diba? Ano pa, evasion. Kailangan sabi ko, dyan ako. Sa Tundra ako, basta mag-Radiance si ano, Toby, di ba? Hmm. Eh hindi. Ayan na nga ang nangyari. Inabot na. Pwede siya mag-Radiance rin, tapos ano yung Shiva's, mga ganun. Ah, ayan, pa-Shiva pa lang naman siya. Kaso, tignan natin kung makapunta pa sila doon. But gusto niya kasi gamitin yung repel sa campaign niya, kaya nag-BKB siya eh. Gusto niya maging helpful. Utility. Team player. Team player. Team player. Ayan. Tinan mo, nangyayari sa network mo. Ako, heart na. Hook shot in. Patay na naman si Schofield. Yun nga apakaaga. Na. Kaso nakapagmanta. Tinag hindi nakalabas doon sa may static storm. Iwan dito si K1, mga idoloy. Doon lang gumanda. Yun nga pinaggagawa noong Tundra again. Mm-hmm. That's gonna be K1 paying the price. Nako. The setup nga naman pag na-hook. Ay, hindi naman siya na-hook. Na-hook static dito storm siya. Palagi. Yung static storm, wala pa silang solution. BKB yata. Kasi hindi ideal CPL? Yun sa akin. Hindi ideal eh. Para mong binenta yung sarili mo. Sa tingin ko, kailangan na lang nilang unahan sa fight. Okay. Or tapos si K1 talaga, hindi siya muna makita. Mm. Pero pag na-static storm talaga siya, All eyes on him na eh. Ah. Mm. Doon papasok yung kagandahan ng Wind Waker. Pero kung ikaw masasupport, lagi ka na mamatay. Kung BKB ka pa, hindi ka din maabuo agad eh. Hindi, goods din naman yung BKB kasi nga. Kasi ligtas mo siya. BKB ka sa loob, snowball ka, di ba? Pwede. Lang mga pwede nang subukan. But then again, sakit mga idolo. Sakit nun. Kati yun. Kanda na. Kanda. Agad yung bilis niya. Magdidibayin kaya agad si Tops. Ito yun, magdidibayin kaya agad. Siguro, pagka isang team fight na hindi siya namatay, siyempre may isip niya yan. Pwede. Hindi naman na kayo masasabi. Oo. Medyo baliw-baliw rin talaga yan. Baka biglang tupakin eh, no? Wala tayong damage, okay? Divine tayo! Kasi sa ngayon, meron pa naman silang damage. So baka hindi pa pumasok sa isip niya yan. Okay, tama. Mag-SE. Yun yung naka-queue up sa kanya. Pero yung over natin, medyo nasa katotohanan na, Boss JP, 32 minutes na yan. Magro-roshan pa yan. Tapos high ground pa yan. Yan. Malapit na. Chance natin dyan. Shoot na. 6 minutes. Mm-hmm. Isang clash, may mga buyback. Okay. Pero wag tayo magpakakampante. Baka mangilid ang ating luha. Pag nakaaga na Disruptor, mas lalong iyak. Ayun pa. O ano. Pero speaking of Disruptor, ano bang item ni Tropa? Uy, dagger siya. Warded to ng Heroic. Glipnir for K1. They want this PL.
Pag-Shiva naman sila. Oop. Kaso si Pure na pa-BKB ka. Agaran, Static Storm nila pag-Rob. But Pure's dying though. Davay Lamo will be deleted already. PL! Sa kanya lang binibigay dito ngayon Static Storm. Hindi nga siya makagalaw. Kaso yun nga pong Frostbite binigay na. And then again, yun nga pong si Topson nag-over the hill. Kaso si White mo na abutin ba? Jumitpak Joyride na lang. And then again, that's gonna be 9 class dying together with White mo. Two supports are down. Para dito kay Timber. Roshan's available, pero mukhang gusto ni PL umabante. Ang ganda ng pagka-catch ni Nine Class dun sa PL, kaso nga lang. Wala follow-up? Hard na eh, walang follow-up. Meron naman, kaso kulang na yung damage nila. Oh. Hindi rin nakapokus pero yun si Pure dun. Wala, inabigla siya ni Timber mapapatay. Eh. Oo, no, nangalati agad buhay niya, no, na-box out siya. Pinipin siya mag-BKB. So walang follow-up nga dito para kay Nine Class. Good catch, kaso nga lang kulang sa damage. Yes, sir. Masisecure na nga yung Roshan, medyo pahirap na pahirap. Ito, parang sa side ng Tundra. Biglaan, no? Ito na nga masasabi na in the PL show. PL show indeed, pero by the way, that Rosh kill, hatid sa atin yan ng Vortex for your next PC upgrade. Go Vortex! Right on. Huh? Mandedalus, Dragon Lance going to Aghanim's, ito nga si Mr. Puroy, pero napakahirap na. Bilang Wind Ranger, maipaglaban sa PL. Oo. Focus, pero may isang tao lang mapopocus mo dyan. Eh, kung mali pa, napakahirap hanapin yan. So, sa tingin ko, imbis na isugal na hanapin niya yung totoo, focus mo ginagawa niya, focus niya na lang yung mga, ano, yung sureball na totoong hero. Actually, Pango, ang pinakamaganda niya atang platin dito eh. Para kahit nagro-rolling thunder, may sagot sila. Kaso si K1, nagiging scary na din, ha? Rolling Thunder. Oo, speaking ito, of... Bash, may bash na yan. Oo, ano? Pag natamaan yung shield crush niya. Rock. Pero rock na nga, sa tingin ko, kailangan niyang mag-25. Ito si Proy. Para kahit papano, makapatay siya gamit ang Focus Fire, eh, mabilis na yung cooldown ng Focus Fire. Hindi. Kaso pa-disperser na din dito si Phantom Lancer, mga idolo. Yan na nga ang sinasabi ko. Lapit na niya na. K1 Hector, carrying the game. Ito yung mga gustong hero talaga ni K1. Pambuhatan, ano? Pambuhatan na, alam mo yun, yung tamang farm ka lang, tapos mamaya, hindi ka na mapatay. Ganun lang. Sumuntok. Shinard Block. Ahabulin ni PL. Uy! Yan ay! Dirty! Aray ko! Siyempre, Scofield, patay na naman. Scofield, wala na yan. Matik na yan. Hindi pa yan namamatay, naalista na yan. Naalista na. Na-advance na yan, pa-advance nga. Plus two deaths. Boss, bali muna. Matindi, pinabali yung two. Yun lang, huwag niyo munang tapusin naman. Baka mag-GG naman kayo. Hindi mag-GG yan. Huwag naman. May 40 pa yan. Oh, so, okay, okay. 2 minutes. Pero again, mga idolo, humihirap na po yung pagpatay dito sa PL, having this Heart of Tarrasque. Matatanggal ba yung Focus Fire pag nag-doppel sa PL na to? Hindi, boss. Hindi, boss. Malalaman niya pa rin kung sino yung naka-Focus Fire sa kanya. Pero paano mo i-figure out? Hindi, ano mo yun? Attack ground mo lang. Oo, totira niya yun. Prayo yun, di ba? Prayo niya yun. Pero, Pure, about to spawn in 20 seconds, disperser completed. Mababasag naman na dito yung set of reacts on the bottom lane. Okay, ipoporte pa nila boss JV? O hindi na ba? Ay, pinorte pa nga. Balak pa nila lumaban. Pabuhay na din kasi si Wind Ranger. Mid, susubukan na lang nilang ikat. Pero heroic. Hindi tinuloy. Respect lang. Naka-over din. Okay, nice din. Mga sounds. Isang minuto na lang. Pero mga idolo, Topson. Okay. Ang hirap niya, no? Maubos yung pana mo dyan. Tsaka yung bala ni Sniper. Talaga naman. At ito na nga po yung nangyari kay Toby. Resupply talaga ng bala. Wala na nangalang silbi yung Omni Knight natin. Dahil na nasa poor choice of item. May nako. Ang dami na nating naging ano eh. Naikas na ganyan dahil sa poor item choice eh. Diba? Pero yun nga mga buddy, pasok na lang kayo sa ating group chat ng Telegram. Ano direct? Ayan. May pa 5K giveaway pa din tayo dyan. Oo, Telegram natin yan. Hindi nagbabago yan. Aray ko, may na one hit dun ah. Op, surety na ba? Surety na, boss Owa. Op, na-shoot.
shoot lang sila dito ngayon ha. Kaso, pinapas lang na dito ngayon si Timbers. So then again, K1 is free. K1 is free. I repeat. He K1. Will... He is indeed free. Babaragin niya na lamang yung mga nasa labas. Sabay si K1 hinahanap. Si Thompson. Natagpuan mga idolo. Kaso lang masyado ayun, malayo. Ayun, inaabot dito ng bus. And oh my God. Sa Smiley from KJ. Is back? Is back. Is back. Ay na nga. Nanahimik ako. For ilang minutes. Ilang taon na ako nanahimik. Bago kayo makalaban. Ito na nga. Ayan na. Para lang makatrash talk ulit. May beep yata ito sa ano eh, sa tundra eh, no? K9cast, no? Hindi, siguro naangasan yan. No class pala. No class pala. Ay, no, just better. Ah, sabagay. Si just better. Baka ano yan? OG fanboy, no? OG fanboy. Pastok mo ako, just better, ha? Okay. Thompson. Pero again, K1, unkillable na to, boss. Oh, okay. Mm-hmm. Nag-stand din ba to si K1 sa OG? Hindi ata. Parang nag-stand to. Hindi ko maalala. Nakalimutan ko na din. Si Timado. Ayun nga. Pero ewan ko. Timado. Ewan ko si, ano rin. Si Timado nag-OG, nag-Tundra. Tapos nag-stay siya sa OG. Yan yung ginawa ni Timado eh. Pero yun na nga. Two set of rocks na nga. Para dito sa Heroic, guys. Pero ito, tika lang. Tika lang. Oo. Ayun ako po, tinira yung wala na rin. Napakahirap eh. Kahit isasinit mo, mailinkin yan. Yun na nga. Diba? Ang ganda rin talagang Lincoln dito. Malupit rin talaga ito si K1X1 pa. Eh. Eh wala. Baka K1 yan. Eh baka Toby yan. Padogi-dogi na lang. Ewan ko sa'yo. Ang ginagawa mo ano yung Dota. Napakasimple lang. Magre-regions ka na nga lang eh. Tagal-tagal mo lang nga sa bottom eh. Toby. Nasa mali yata talaga ginagawa ni Toby. No? Nag-BKB pa agad. Ano ba yun? Hindi naman sila nakaano eh. Ayaw niya doon mamana burn. Eh. Ayaw niya mamana burn. Ayun lang. Yan ang maganda. Ayan na nga. Yan. Instant burst pa rin talaga. Yan ang mga sounds. Siya. Static storm is the way. Mm-hmm. So si Nine Class talaga yung magbibigay ano dito. Oo. Ng pag-asa. Ng pag-asa. Sa natuto yung... Sa natuto yung team? Ayan na. Uy po. Ayan lang ha. Roll up. Uy, Shackle. Uy, nalinkin. Tatlo mahabol. Paso, kate. Biglang si ano na. Thompson na yung masakit na wa. Oh, pala si PL. Sa PL, may chance ang maka-high ground dito. May buyback? Wala. Wala. 60 seconds. Agoy! Shoot sa over! Ano pong siyempre, sinasabi namin sa inyo? Over. Eh baka 3-0 kami ni Baso. Kita-kita mo naman yan. Diba? Sorry. Kita-kita niyo yung bito lang sablay, guys. Tansyadong-tansyado yan. Game 3 sukat talaga. Sukat na sukat, pare. Pag nagkainitan yan, siyempre yung magkakatagalan yan, siyempre. Trusto ko kanin, no? Tawa ka gamitin na ni K1 yung mga pandiin niya ng mga late gamer. Late gamer nga, ibig sabihin magla-late game. Tama! Yung over nyo. Ano ba yun? Over na yan, di ba? Nangyari naman sa inyo. Nagpakasyon lang eh. Kasi ano, nawawala na kayo sa wisyo. Nakakalimot ata kayo. Oo, nakakalimot na kayo sa mga ganyang analysis. Bistik lang, bistik. Bistik Tagalog lang. Yeah. Mm-hmm. Pero BKB for Clockwork. Maganda ito, din yan. Ito, Agnes na, si 9 Class. Ayun na nga, boss Owa. Ito, si 9 Class ang kailangan mag-step up talaga para sa ano Heroic. Pag nakita niya yung tunay. Oo, pag nakita mo yung tunay talaga, talo na agad. Wala eh, wala naman po 4 stop para dun sa PL pagka malayo. Pero na may siya. Sagot sila yan. Yan. Intayin mo si Scofield kung nabuo niya na ba. BKB? Yung kanina niyang pinaplano pa. Tingnan mo, Observer. BKB. Observer. Ay, ikaw pa, Observer, Eric. Si Taskar. Si Scofield. Ayun. BKB. Ayan na. Basta malapit lang siya dyan. Okay. 1 inch. Away. 1 inch, pwede. Sa minimap. Please lang, Scofield. Ikaw ang tagapagligtas ni K1. Oo, no? Tapos mag-aganims din siya, which is good. Pang reposition. Kahit mamatay-matay siya dyan, basta masetapan niya dito, masipaman lang niya si Pure. Oh. Pure going for repre pa nga dun. Oy, hindi pwede kunin ni K1 yan. Malalaman yung tunay dyan. Analog talaga, may kaya yan. Talon-talon lang siya. Pag 2 rocks talaga natitik, talagang... kaya kakapos yung lamang eh, no? Biglang nababawian eh. Yan. Pero ito na nga Roshan in 1 minute and 6 seconds. Basic lang. So ito, Tundra. Okay. Follow up smoke.
Smoke-smoke ko lang sila dito. Usok sa usok. Pero, dito yung pang ano eh, panlapas eh. May mga buyback pa sila eh. Ayun na nga. Pero, eh, dyan na yun. Magbabaybakan, sabay balik. Oy! Uy, yun lang! Naku, 9 class, binigay mo na yung natatanging pag-asa. Patay na nga siya dito, mga idolo. He does have the buyback, but without that static storm, he's just as useless, mga idolo. There's the bash. Toby's about to die. Makapag-dagger out pa naman. Ang kaso lang, aabutan ni Schofield. Snowball in. There's the shard block. Punching him to death. Toby's sustaining. He'll take someone down. But then again, the focus fire para dito kay Timber. And Timber got destroyed. Buhay pa si Toby. And Toby's pretty tanky. Nicely done. Then again, itong si Analog gusto pa siyang kunin. Kaso lang, meron siyang link and spear. Si Toby dun, ha? Nagpapakitang gilas. Bumabawi. Tumagal pa nga siya. Doon nakipag-dagger out kasi siya. Yes, meron siyang Guardian Angel at Repel. Protect todo ng mga physical damage. Ito na nga. Eh, pero ito, patay yung 2 heroes ng heroic dito. Siyempre. Reset yan. Reset dyan. So nga lang, nag-buyback dito si Disruptor natin. Disruptor. Kaso again. Timber may buyback. Si Taskar naman. 20 seconds lang. Wala. Buhay na yun. Mabubuhay ulit. Sa tingin ko, 5v5 to. Kung magbabuyback to, pag nakita nilang may papalapit dito, no? Pag pumalag. Tundra, no? Meron naman silang outpost eh. Yun yung lamang nila dito. Mm-hmm. So pag nag-buyback yung Tundra, walang mapupuntahan masyado. I mean, may outpost din sila pero malayo sa rush pit. Oh. Saka goods naman yung lane neto ng Tundra, so hindi sila babak ng base. Hindi sila mape-pressure. Teka. Lumaban sa Roshan. So mabilis mag-Roshan itong Tundra, ha? Magkakatunugan, ha? Shard failed. You're joining the fight. 20 seconds for Yules? Timber. Will he buy this nice back? Force cup. It's gonna be the Yules. Pero Static Storm, nahuli dito si Pangolier. K1 though, he's free. Makikita niya si Thompson. Siya na lang yung kanyang pagtitrip. And then again, yun nga yung concussive shot. Thompson needs to save himself. He does have the TP. Timber, so pabuhay na. 4 more seconds. Uh-huh. Pero Schofield, patay na naman mga idolo. Itong si Pure, naka-BKB. Kaso lang Pure? Si KJ ang kanyang nakita. PL, Popson? Gusto makita dito ngayon isang kanyang mapapatay. That's gonna be triple for K1. Ini sa isa yung Tundra and Heroic. With those heroic plays from K1, mga pare. Static Storm na naman. Nag-fuck up na naman siya dun. Hindi, napatay niya yung Pango. Pero PL talaga yung... PL ang kailangan niya yung Static Storm dun. Kailangan dun eh. Tapos naman nila yung buyback ng Pango dito. Oo. Pero winning key dito si PL si eh. Si PL talaga? PL talagang target dito eh. Wala na yung apat niyang kakampi. Kaya kasi talaga ni Wind Ranger si Analog, kahit si Timber, so walang problema kay Pure yun. Yung PL ang pinaka-problem. Hindi nila kaya lima. Pag talagang hindi mo na yung Static Storm yan. Pagka Static Storm, tas na-focus si PL, iba yung kwento eh. Pero yung Roshan kill nga natin is brought to you by Vortex. For your next PC upgrade, go Vortex. Basic lang yan, mga idolo. Hindi talaga mababawasan si PL ng ganun kalaki. Lalo't sobrang likot na niyan eh. At this point of the game, Static Storm talaga yung nakikita naming way, mga idolo. Static Storm na lang. Oh, Static Storm na lang talaga. Wala talaga, pero... Or, kahit pa paano, maadagdag man lang ng damage. Yung mag-aganin itong si White Moon, pa-racket-racket niya. Pwede siguro, no? Pero minimal lang. Unti lang yung... Pre-regen lang. Hindi rin mababurse eh. Mga additional damage lang. Wala na akong maisip masyado. Dagdag sa AOE. Dahil sa hero nila eh. Pure. Tama na mapawindo ng clip near Given. K1 being targeted. Hookshot failed. That's going to be the... Bye-bye. Dabay lama going in. Static Storm. Caught inside. Snowball. Pero then again, the snowball save by Schofield. Ito na mga idolo. Yung pinoproblema kanina, nasolusyonan na. Pero, kita mo si Pure dito, napangenge. Then again, A1? That's gonna be PL being targeted, but with the doppelganger, oh no! Oh, hindi na ko pagkeso mo! Gra, wala silang mapatay. Wala, Bozoa. Ultimo si Taskar na laging patay. Hindi na naman, ayun, nabate. Isakil siya tang ganito. Pero nice snowball para Scopel doon. Ayun na nga. Isa ang bayani. Bayani talaga. Nakataas kami sa Pax River. Dahil sa'yo. Because of you. Iskap po sila lahat eh. Tama. Siya na lang yung nasa loob eh. Oo. Takbo na. Iwan mo na. Ganda, pare.
Ito na nga. Eh, medyo lilo sila. Kahit pa paano, kailangan pa rin nila si Taskar dito. Anong gagawin ni Wind Ranger? Pa-focus pair niya lang talaga dapat yung Timber o kahit yung Pangolier. Anong gagawin ni VR? Wala, boss. Kay PL, ala talaga. Sa ibang hero siya, ano, mahirapan talaga siya makahanap ng totoong PL. Mm-hmm. Sobrang ano nun. Off. Pero good work placement. Saan, hindi niya mag-go. Unang-una may Lincoln. Ayun, mismo. Di ba? Unahan niya ng focus pero siya ay shot. Maka-react na. Oo. Pari na nga. Naiwan na Static Storm. Wala si Schofield! Wala si Schofield! Walang tagapagtanggol sa baybarurot dito ngayon kay K1. Ito nga lang si Pornalog. Makaka-hookshot pa, mga idolo. Napigilan yung TP niya, pero andun si Dabay Lama. Kaso, nakapag-refresh naman na dito si Pure BKB. Sabay sinapak siya dito nitong si Schofield. There's gonna be the glitch, BKB. TP out for Wind Ranger. He is safe. Teka lang, buyback si dito kay K1. Instant, ha? Napabuyback na. Teka lang, mukhang ito nang ang choke point. Pwede. Pero kasi, wala nang Static Storm. Andyan na din si Schofield kung sakaling meron. Wala rin 40. Ay, pwede na. Walang 40. Pwede mo Mega Creeps kasi nga lang. Yung tapos medyo ata, hindi pa. Medyo masakit na rin yung normal dito ni Thompson, ha? Yun. Makakatis-katis na din. Magre-reven ng brooch nga si Thompson dito. Wala naman kasi siyang critical, eh. So, goods lang siya mag-brooch. Pwede, pwede. So, mga idolo, ito na nga. Sword play from Heroic. Magme-mega na lang ata sila dito. Defense mode dito yung Tundra. Ano yung lagyan rin na talent? Ni? PL. PL. Doppelganger. Okay. Ano nga? Unti-unti na pong mini-mega creeps. Pagtingin ko mami-mega creeps siya. Ang mega nga eh. Ilo lang, ilo. Pwede. Manta-manta lang, no? Mm. So sa ngayon... Alam mo mami-mega creeps yan. Ayun na nga. At Mega Creeps na nga po! Miniga na mga par. Ang ating Heroic. Basher na kay PL. Sa mga tumaya ng over dyan, wala na. Kanina pa win. So ito, mga idolo. Ang tanong nga dito, paano nila tatapusin yan? Ayun lang. I think kung maghihintay pa ito ng buyback and Roshan, itong side ng Heroic. Mm-hmm. Kasi nag-buyback si PL eh. Pagka kasi napatay si Schofield agad, walang magsisave kay PL sa Static Storm. Mm-hmm. Diba? Wala, wala talaga. At kaya siyang patayin doon sa loob. Mm-hmm. Kaso, mahirap doon. Ang daming requirements ng Tundra para mapatay lang si PL, yung isang hero. Diba? Mm-hmm. Kumbaga, kailangan patay si Schofield, kailangan mas Static Storm. Ang daming need. So, crucial to para kay 9 class. Yes. Nasaan niya ang pressure dito? Mm-hmm. Trust talk talaga kay KJ Boy yan. KJ Boy yan? KJ Boy yan, pare, eh. KJ Boy. Tamang scatter kasi si ate KJ, eh. Ayun na nga. Si Divina. Divine. Para ay pure. Rapira na, mga ito. Rapira with refresher. Okay. Alright, pwede naman. All up naman sa dyan. Mm-hmm. Kailangan malaumaw si K1 para manalo sila. Tingin ko medyo tatagal pa to. Hintayin nga talaga yung Roshan dito. Hindi naman pwede i-push ng PL to. Kahit may ano sila, pwede silang ma-recta. Respeto. Mada-dieback siya dyan. Mm. Kailangan nalang respetuhin din si Sniper. Mm-hmm. Together with Wind Ranger, of course. May Divine na din kasi to si Pure. Pwedeng mapunit si Pango, even si Timber. So. Oy, so. Direct. Oh, Direct. Ano dyan, no? Basa ka dyan, no? Baka may nagagalit. Kagalit na naman. Mga ano natin dyan, may nagagalit oh. Mainit. Dahil may ano daw, may spoiler daw eh. Yeah, pagbawala na. Huwag na po tayo mag-spoil guys. Ano lang naman tayo may internet eh, di ba? Yun. Kaya nyo nga kami napapanood eh. Enjoy na lang natin sabay-sabay. Tama, pwede tama. Naman yan. Pero wait, may nahon tayong manood na lang. Pop, ito nga, amplify, makukuha na. Uy! Uy! Teka lang, ay, peke! Ay, nagkamali! Teka, mali, mali nang na-shackle shot kaso sabog ang mukha, mga ay, boy! Oh no, that's 1 minute seconds teka and lang, 4 more minutes para sa buyback. PL choked hard! Oh no. Ay, nako. Dahil sa amplify damage. Hindi naman niya kailangan kunin yun eh. Yun na nga. Kasi malalaman rin yung totoo sa kanya dun eh. Pwede niya i-deny niya na lang. Ba't nandun pa yung tunay na hero niya? 9 class talaga. 9 class grabe. Is the shit. Pero eto na. The big boss ang pag-high ground nila. Ay! Patingin ko mahirap. 3 minutes?
mayaan muna ata nila si Thompson bumarag. Dahil sa take-off mahirap to. Basta tinan mo naman si Toby kung gaano kahirap magdepensa niyan. Sabahan. Tamang BKB lang yan. Wala yung... Ay! Ayun lang! Ay! Ayun lang! Ay! Ay! Ay naga! Pumutok! Pumutok si Poroy! Nagbigay ng divine. Kaso ay, lang nakuha naman dito nitong si Whitemon. Snowball in para kay Thompson. Sabay nagkatalungan tundra mga kaibigan. Iniisa-isa sila dito nitong si Heroic. And that was unexpected as hell. Wala na si PL. Nag-joke pa yung tundra. The Blade Mail! From Tempers, no? Pinokus pa rin siya, Boss JB! Napanood ko na yun! Ang si Sumail yun, tsaka yung sa Sniper, no one! Ibibigay sa'yo lahat ng gusto mo. Dota, no? May solusyon talaga! Kanina ko pa nga rin naisip na mag-Blade Mail na itong si Timber, nung wala pa nga Divine, kasi, di ba, harap siya? Pinabokus lang siya! E di mag-Blade Mail ka! Tama! Tinitigan ka na eh! Tinitigan ka! Choke after choke, mga pare. Back to back choke. Puroy, walang buyback. 40 seconds. Oh, ayan na naman. Static storm binigay. Ayun, 2v4 yan. Mm-hmm. Okay. Eh, parang doon na tayo papatungo sa katapusan, mga idolo. Tundra. This could be the game for them. GG called already. Clueless eh. XD! XD! Oy! Ang hang! Adding salt to the injury. Nine baby! Na Russell Westbrook par! Russell Westbrook yan. And that is the victory para sa Heroic. Double win yun para sa kanila, man. Mm-hmm. Diba? Panalo ka na sa game, panalo ka pa sa trash talk. Napaka-angas. Diba? Grabe. Na ano eh. Clueless si Proy. Eh, Proy. Si Pure. Si Pure clueless ba? Siya na may Blade Mail nga itong si The Bite. Pumutok yun. Kita mo naman. Wala pong segundo. Nine baby. Ay, ba? Grabe naman ang Dota. It is what it is. So, check natin yung ating match. MVP for this one. Huwag agad kayo matulog. Marami pang paparlay yan. Marami pang parlay, pare. And may pasok na pala bukas. Okay. K1 ngayon sa kanyang PL. 17-5-7. Very quality doon sa napanood natin, Boss JB, no? Isang beses lang tumanga. Oo. Minsan, amplify damage lang. Oh, yun nga eh. Yun lang. Muntik pa sila matalo. Pero again, mga kaibigan, paano ba yan? 3-0 kami ni Basawa. Congrats sa mga Yumolo dyan. Congrats sa mga Yumolo. Pero hindi lang ito yung laban. Direk, saan tayo bebet? Next series? sige, habol tayo. Check natin kung anong open. Ano Boom yan? Versus PSG Quest. Okay, jump in tayo dyan. O saan tayo dyan, boss? Sino nanalo? PSG? Ah, jump.